nagpupuri, nagpupukay sa'yo, Santisima Trinidad. Nagpupuri, nagpupukay sa'yo, Santisima Trinidad. Walhat isama sa Anak at Espiritu Santo, isang Diyos na totoo, wagas, dalisay at tunay. Nagpupuri, nagpupukay sa'yo, Santisima Trinidad. Nagpupuri, nagpupukay sa'yo, Santisima Trinidad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig, walang hanggang pag-ibig na namamagitan sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nilikha tayo ng Ama upang ibahagi sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Nang magkasala ang tao na dumungis sa pag-ibig na ito, nagkatawang tao ang Anak at dinaig ang kasalanan upang ibalik sa atin ang karangalan ng pagiging mga anak ng Diyos. Ipinagpapatuloy ng Espiritu Santo ang gawain ng Anak sa kanyang simbahan hanggang sa muling pagbabalik ni Kristong Panginoon, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ibinabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. See?
sinasamba ka namin, ipinagpupunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugnog sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Heso Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritu na nagpababanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kakiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalataya na amin ngayon ipinagdiriwang, ipagkaloob mo na aming maitangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan, at aming sambaking lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan, sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng puon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon nang ayunan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok. Nang ako'y isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging ang mga hangganan ng langit at lupay italaga, naroon na rin ako na ang ulap ay ilagay. At nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman, nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayan nitong mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos dahil sa sangkatauhan, ligaya ko'y nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki at maliit. Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Mga baka tupat, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid ay maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At sa lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
dakila ang amang mahal. Anak, Espiritong Banal, noon, ngayon, kailan pa man. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipapakayag niya sa inyo. Ang lakat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapakayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon." Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Sa araw pong ito, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Blessed Trinity, ang tatlong persona sa isang Diyos. Ang pinaka-sentro ng ating pananampalatayang Kristiyano at Katoliko, may isang Diyos, at sa isang Diyos na ito may tatlong persona: Diyos Ama, si Jesus na Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Araw-araw, mula sa paggising hanggang matulog, gumagawa tayo ng tanda ng Santa Cruz sa ating sarili ng maraming beses. Ano ang ating ipinakakayag kung tayo ay gumagawa ng Sign of the Cross sa ating sarili? Sinasabi natin, "Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Ang isang kahulugan yan, tayo ay nananampalataya, nananalig sa Diyos Ama, sa Diyos Anak na si Jesus, at sa Diyos Espiritu Santo. At kung tayo ay gumagawa ng tanda ng Santa Cruz sa ating sarili,
itinuturo natin ang ating noo, pagkatapos ang ating dibdib, pagkatapos ang ating dalawang balikat, ano ang ating ipinakakayag, gumagawa po tayo ng isang pangako. Ano ang pangako na ginagawa natin kung gumagawa tayo ng tanda ng Santa Cruz sa ating sarili? Kung itinuturo natin ang ating noo, ang ating pangako, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak na si Jesus, at ang Diyos Espiritu Santo, lagi-lagi natin nasa ating isip, hindi natin kakalimutan ang Diyos sa ating buhay. Kung itinuturo natin ang ating dibdib, kung gumagawa tayo ng Santa Cruz, ang ating pangako, mamahalin natin ng Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Gagawin natin sila na ating number one priority sa ating buhay. Lahat ng gusto nila, gagawin natin. Lahat ng ayaw nila, iiwasan natin bilang pagmamahal natin sa kanila. At kung itinuturo natin ang ating dalawang balikat, kaliwa at kanan, ang ating pangako, lahat-lahat ng ibig ipagawa sa atin ng Diyos, gagawin natin. Isa sa balikat natin ng walang pagkukulang. Yan ang mga pangako na ginagawa natin kung gumagawa tayo ng tanda ng Santa Cruz sa ating sarili. Ang Diyos laging nasa ating isip bawat saglit. Ang Diyos ay ating mamahalin ng lubusan bawat panahon. At ang Diyos, lahat ng kanilang gusto, isasagawa natin sa ating buhay nang walang pagkukulang. Sana ang mga pangako na ginagawa natin sa kung gumagawa tayo ng tanda ng Santa Cruz ay ating isasagawa nang walang pagkukulang. Sa dakilang kapistakan na ito ng Blessed Trinity, awitin natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Biren. Pinagpagsakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong
buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklong sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamakal kong mga kapatid, panatag sa iyong pagmamakaw sa pamamagitan ni Kristo, nagsusumamo kami sa iyo, Ama. Tulungan mo kami na maging bukas sa paggalaw ng Espiritu. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Ang ating tugon, San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa diwa ng iyong pakikiniig, maging halimbawa nawa ng katapatan at salamin ng iyong pag-ibig ang mga pinuno ng simbahan sa lahat ng mga mananampalataya at ng mga taong may mabuting kalooban. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Pukawin mo ng iyong walang hanggang pag-ibig ang mga pinuno sa nasyonal at lokal na antas at kaming mga mamamayan. Pangalagaan at isulong nawa namin ang kapakanan ng dignidad ng bawat tao sa bawat antas ng lipunan. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Tulad ng iyong pagiging iisang Diyos na may tatlong persona, makapagtamo nawa ng mapagmahal na ugnayan ang bawat pamilya, mahalin nawa ng bawat asawa, magulang at ng anak ang isa't isa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Upang patuloy na lumago ang basic ecclesial communities, BEC, sa ating bansa at yakapin ang hamon na bumuo ng mga BEC, ang mga pamayanan, sa pamamagitan ng Eucharistia. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang mga mahal naming yumao. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Mapagmakal na Ama, minakal mo kami sa simula't simula pa lamang sa pamamagitan ng iyong salita at Espiritong nagbibigay buhay. Patuloy mo kaming gabayan pabalik sa iyong maningning na pagtatalamitan sa Espiritu ng iyong pag-ibig at katapatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aking alay na alag at tinapos
mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa pan. Alay namin inyo pong tanggapin at inyong pabanalin, at kung mamarapatin inyo po itong gawing katawan at dugo ni Jesus ating alay na alag at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon ay nasa dambana, kami nawa ay maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo ay iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mo na ipinakikiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan. Tungkol sa iyong anak at espiritong banal, bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihan na taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubukay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa may purihin, siyang tagapaglikha ng langit at ng lupa, luwalhatiin siya. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santisima Trinidad, sambahin at mahalin. Diyos anak ipigin, siyang tagapaglikha. Ipagdangal si Kristo ngayon at kailanman. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santisima Trinidad, sambahin at mahalin. Pagbunyi sa patnubay, Espiritu Santo, gabay siya ng simbahan tungong kalangitan. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santisima Trinidad, sambahin at mahalin. Tatlong mga persona sa iisang Diyos, dakila na misteryo, manahan sa atin. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig,
Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. O banal na Santatlo, o Diyos ng pag-ibig. Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Announcement, magkakaroon po tayo, ngayon po ay linggo ng Basic Ecclesias Community. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain at pagpapalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese of Manila. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nagkapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nagkapiling niya. Sitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa araw ng BEC. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayan ng Kristiyano. Bilang lugar at pagkakataon upang maisabukay ng makabuluhan ang aming pananampalataya. Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya ay taglayin namin ang alam ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya at magsikap na walang mamagitan sa aming gawain ng paglilingkod. Sa lahat ng ito ay aming
sa mo'y dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kaawaan kayo ng Diyos Ama at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.